tayo ngayon sa isang sangay ng munisipyo dito sa Salerno. Magpapalit tayo ng residence from old apartment to the new apartment. Yan. Maulan na Martes, guys. Woo! Ayaw, masyadong lumakas. Although, meron naman tayong kapote dyan. Di ko lang sinood kanina. Kasi nga, di pa naman siya malakas. Ayan, lumalakas na naman. Pero, tuloy natin. Ay! Kamu nang lumakas, makisama ka naman. Ito kasi guys, every time na magpapalit ka ng, ano mo, ng apartment mo, address, yan, kailangan mong i-report, kailangan ka magpalit ng certificate of residence. Yan ang patakaran dito. Tapos, kukuha ka ng panibagong kontrata sa ilaw, sa tubig, sa gas. Yan mga yan, mga inaasigaso dito pag mga ano kaya, mabusisi. Tapos, kailangan mo rin pumunta dun sa office ng, dun sa mga nangongolekta ng basura. Yan. Kasi yan, yearly binabayaran din yan yung mga bills namin dito. Gas, electric, tubig, yeah, parang sa ano rin, parang sa atin dyan din sa Pilipinas. Kung tayo nawasa, meron tayong kuryente. Yun lang, yung gas hindi. Hindi centralized yung gas natin dyan dito. Either mag ano ka ng yung heater mo sa tubig, dalawa kasi dito eh. Either gumamit ka ng kuryente para sa tubig, para sa mainit na tubig. Meron yung nabibiling heater ng tubig dito, yung parang imbakan mo siya, tangke na maliit. O mga minimum ata nun is nasa 20 liters, may mabibili ka na ganun. Tapos, yun, imbakan mo siya, panligo, panluto, yan, lahat yan. Meron din yung centralized, yung kumukuha ko sa mismong munisipyo. Kontrata doon. Babayaran mo naman siya every 2 months. Ganon din sa kuryente. Ganon din sa tawag dito, kuryente at saka sa tubig. Every 2 months ang ano dyan. Ang mga bill. Tapos, ano pa ba? Yun nga. Tapos yun nga, sa tawag dito, yung sa basura. Yun. E, bago yung mga yan, dami pa mo pang kukunin. Pagkukuha ka dun sa ano, first na process is sa pagpalit ng residence is kumuha ka muna ng ano, ng tawag dito, ng kontrata dun sa basura, mga kukuha ng basura sa bahay mo, sa labas ng apartment, yan yung mga nangongolekta ng basura. Bago yun, at bago ka naman makakuha dun, kailangan mo ng kontrata ng tubig, kailangan mo ng kontrata ng gas, yan yung mga yan. Yeah, pero natapos na yan natin nung una. So, dito na tayo sa final ano natin. Yung kukuha nga ng palit ng residensya. Residence guys, in Italian is residenza. Matututunan din pala dito sa content ko na to kahit papaano eh, no? English, Italian tayo. Sana lang maganda yung audio natin. Tsaka maganda rin yung kuha natin sa harap. Wala na eh. Ano yung screen natin, yung front camera natin. Bali yung sa nakatutok sa atin, hindi pa naman kasi nakikita ko. Ay, nako.
Kaya nang sabi ko, dito na tayo sa last na ano na, last process sa pagano para makakuha na nga ng Certificate of Residence. Panibagong Certificate of Residence. Tapos, ire-report ko na lang siya sa ano, sa ano naman yun. Pagkatapos pala neto, ire-report ko na siya sa dun sa pinagkunan namin ng kontrata ng ano, ng ilaw, ng electricity namin. Ire-report ko na siya na residence na kami doon. Kasi yung kontrata pa lang namin doon is non-residence. So, medyo mataas ang lalabas niyan pag ano, hindi ka non-residence. Kung mangyayari naman dyan, kung sakali, gagawin naman nila is kupla. Ang gagawin naman nila, i-compute nila yan. From day na, yun nga, sa kontrata, doon na sila magbabase. Then guys, nandito na tayo. Parang masyadong malakas yung ulan. Salamat. Hey guys, ayun ako. Pila lang ako. Pila ko kung makakapag-update ako sa loob. Pero daming pila. Ano ko lang guys, kung ma-update ko kayo sa loob, may pakita ko sa inyo kung ano yung process. Pero kung hindi man, siguro next na makikita nyo na video is palis na tayo. Tara. Guys, pauwi na tayo. Bali kinuha lang nila yung mga dokumento na pinasa natin, tapos tatawagan na lang daw. Ano na naman. Nakaka-stress lang kasi nga dahil ngayon naman sa COVID, hindi ka pwedeng pumasok. Kailangan ng appointment. Ay nako. Daming pasikot-sikot. Na, pwede mong i-email online, pwede mong ba yun? Pwede mo siyang ipadala through post office. Kung nagawa ko yung dalawang yun, wala namang response, kaya sinubukan kong ipunta mismo sa office nila. Ganun din, wala din. Ako naman lahat ng dokumento, documents namin, lahat kami dun sa bahay. Tapos, yun nga, hintayin na lang daw yung tawag. Ewan ko kung kailan. Bali, nandun naman yung number natin. Sana lang, mapadali. Bali, ganyan lahat ng mga office dito, guys. Lahat kailangan ng appointment. Kikipag-appointmento ka, makikipag-appointment ka, hindi ka naman papapasukin sa loob. Hihintay ka pa rin sa labas. Ano ba? COVID. Baka pwede ka naman lang umalis. Yan, dami mo ng pinerwisyo. Sana lang ayos naman yung kuha natin. Ano na yung screen ko sa harap eh, dahil sa ulan. Ayos lang guys, ya, di ba? Importante yung nakapagkwentuhan tayo kahit papano. Yung isang habol ko eh, kaya gumawa rin ako nung vlog this day. Kasi nga, nasa bahay, trabaho. Ano naman makapagkwentuhan tayo kahit papano. Nagkakaroon din kayo ng ibang idea, mga ideas. Kung paano yung mga process ng mga papel namin dito. Tapos next year, kailangan na rin mag-renew ng permit to stay. Palit ng permit to stay. Ano ba?
gastusin maliban sa mga bills. Mga kailangan din natin kasi dito eh. Pero matapos lang to guys, itong sa residence namin, medyo kalma na. Tapos yearly na lang yung mga ginagawa namin pag mga papel namin yearly. Tapos susubukan din namin yung ano, yung kumuha na ng unlimited na permit to stay para hindi ka renew ng every 2 years. Depende rin kasi yan eh, meron yung binibigay na 1 year, meron din yung 2 years. Pero dito, pag meron ka ng 5 years na ano residence dito sa Italy, pwede kang mag-apply dun sa tinatawag nila na carta soggiorno, which is yung unlimited nga na permit to stay. Yun. Tapos, gusto mo naman, after 10 years, importante, diretso yung ano mo sa trabaho, yung mga binabayaran na insurance sa'yo, ng amo, nandito na 10 years. Pwede kang mag-apply ng citizenship. Italian citizen. Gusto mo maging Italian citizen. Yan lang. Pag nauwi ka naman ng Pilipinas, turista ka sa sarili mong bayan. Pwede ka rin mag-dual citizen. Ha? Italian and Filipino. Marami din dito niyan, mga Filipino-Italian citizen na ano, mga kababayan natin. Siyempre, nakakaano lang, di ba? Mag-apply ka ng citizenship dito. Italian ka, Italian passport ka, tapos uuwi ka ng Pilipinas. Sarili mong bayan, kung saan ka pinanganak, magbabayad ka. Ano? Oh, ganon. Pinoy tayo eh. Kukuha citizenship ka lang. Oh, sa akin naman kasi, ayos na yung ano eh. Ayos na yung tawag dito, yung unlimited permit to stay, ayos na sa akin yun. Parang after yun ko lang naman yung sa citizenship kasi mas madaling kumuha ng green card. Yan. Green card para makapasok ka ng Amerika. Mas madali kang makapag-tour ng yan, sa United States, Australia, Canada, mas madali kang makakapunta dyan pag meron ka pa Italian citizenship. Sa amin na lang, yung hawak naman namin na visa is dami mo na rin mapupuntahan. Tinatawag nila Schengen visa. Buong Europe yan, valid. Pwede mo pasukan natin yan. Maliban sa, I think is London. London ata o UK. Basta nandun sa dalawa na yun. Hindi mo pwedeng pasukin, hindi ka pwedeng pumasok kasi nga lumabas na sila sa Union Europe. Basta Union. Yung samahan ng mga ano dito, Europe countries. Kaya yun guys, hindi ko natatapusin tong biyahe na to kasi bawi na rin lang naman tayo. Tsaka malapit na rin ako. Maraming salamat sa nakatapos. Tsaka maraming salamat na rin sa hindi. Guys, pakipanood na lang din yung mga ibang videos ko. Tapos itayin nyo bukas yung Unboxing Wednesday ko. So guys, please like, share and subscribe. Pakiring na rin yung bell button dyan para makakuha kayo ng mga notifications ko every time na mag-upload ako ng bagong video. So guys, greeting ko, maraming salamat. Have a good day. Dala palagi ng payong pag maulan. Magkapote pag nakamotor. Kasi bawal magkasakit. Bye guys. Peace.